What's up mga boss, welcome back to my YouTube channel and welcome again to my another video naman mga boss, no? So this video mga boss, gawin nating battery operated tong backlight ng speedometer natin mga boss. Kasi dito sa backlight ng speedometer natin mga boss hindi siya mag-ilaw pag nauna yung switch ng motor natin. So mag-ilaw lang yung backlight ng speedometer natin mga boss, no, is pag naka-start na yung makina, naka-under na yung makina natin. So, gawin natin siyang battery operated mga boss. So, pag gawin na natin siyang battery operated mga boss, so, pag unang ignition switch ng motor natin, so, automatic na siya mag-una yung backlight ng speedometer natin mga boss. So, kasi dito sa XRM mga boss, so, yung stock niya mga boss, no, is hindi siya battery operated, so mag-ilaw lang yung backlight ng speedometer natin pag naka-under na yung makina. So gawin natin siyang battery operated mga boss. So bago lahat mga boss, no, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Nana Dada, and then kay Bonbon Valiente, Birds Lynn Grace. So yan lang mga boss, no, salamat sa inyong support sa ating channel mga boss. So ito lang yung kailangan natin mga boss, no, Star Scroll, and then this light, siyempre wires and electrical tape. So yan lang mga boss, no. So bago lahat mga boss, please subscribe this video mga boss, and don't forget to click the bell button para ma-update kayo pag may bago tayong upload na video. So let's go. Tanggalin muna natin tong cowling ng motor natin mga boss, no, kasi dito naman tayo magtrabaho. So ito lang yung kailangan natin, Star Screw. So yan na siya mga boss, natanggal na natin tong cowling ng headlight natin. So ito yung dalawang bulb mga boss, ito yung dalawang peanut bulb dito sa backlight ng speedometer natin, yung galing sa stator mga boss, yung galing sa light coil na mag on lang yung backlight ng speedometer natin pag naka under na yung makina. So itong dalawa mga boss, at ito yung isa, ito medyo hindi lang makita, medyo malabo. So pwede naman natin itong tanggalin mga boss, pero medyo matrabaho nga lang. So pwede na natin hindi tanggalin. So ang hanapin lang natin dito mga boss is yung positive o yung power ng backlight natin. So yung power ng backlight natin mga boss, so ito kulay, ano ba itong tawag na kulay? Kulay brown. Yan. So yung ito lang yung hanapin natin mga boss, kasi ito lang yung galing sa light coil. So gamitan lang natin siya ng this light mga boss. So kung ito ba yon, so yung dulo niya mga boss, hanapin lang natin yung dulo niya. Yan, ito yung kulay brown. So hanapin lang natin dito yung socket, yung galing dito sa speedometer natin. So medyo maraming wire dito galing sa speedometer natin, kasi yan, may dalawa siyang socket mga boss dito galing sa speedometer natin. So hanapin lang natin yung kulay brown dito mga boss, yung galing sa backlight natin. So, hindi makita. Yan, ito yung galing sa speedometer natin mga boss. Ito yung wire niya. Yan, may dalawa siyang sakit mga boss. So hanapin lang natin yung kulay brown mga boss, no. So ito na yung kulay brown. Ito yung galing sa backlight ng speedometer natin. So ititest natin siya mga boss kung ito ba yon. So siyempre yung backlight ng speedometer natin mga boss is mag-on lang pag naka-on yung makina, or mag-ilaw lang pag naka-on na yung makina, naka-under na yung makina. So
gamitin natin siya ng tislet mo, mga boss ko. Ito na ba yun? Yan. So, bunutin lang natin itong isa, mga boss. Ayan. Bunutin lang natin. Yan, pakita ko lang sa inyo. Yan. Kahit naka-on yung motor natin, so hindi siya mag-on. So, i-start natin yung makina. So, tsaka na siya mag-ilaw pag naka-under na yung makina natin. Yan siya, mga boss. So dalawa to sila, ito yung isa. So hindi na natin bunutin, medyo mahirap bunutin. So yan, dito may dalawa siyang wire, mga boss. So kadalasan pag kulay green, so ito yung negative, so ito yung positive wire niya, ito yung nagsusupply ng power, itong kulay brown na to. So hanapin lang natin tong dulo, yung socket nya. Yan, ito siya, mga boss. So gamitan lang ngayon natin ng test light. Yan siya, mga boss. So namatay lang yung makina. Start natin ulit. Gamitan lang natin siya ng tislet, mga boss. Yan, at itong dulo, i-connecta lang natin siya sa body ground, sa negative. Yan. Namatay lang yung makina natin kasi kaka-start pa lang kasi umaga ngayon. So, ipa-heater muna natin. So yan siya, mga boss. So tutusok lang natin dito yung sinabi natin kanina, yung kulay brown. Kung ito na ba yung power niya, mga boss. Ito ba yung power ng dito sa backlight natin. Yan. So nag-ilaw siya, mga boss. So nag-ilaw. Pag i-disconnect natin to siya, mga boss, itong kulay brown na to, ito. So hindi na mag ilaw tong backlight ng speedometer natin. So itong kulay brown na to, mga boss, so doon natin siya i-connecta sa accessory wire ng motor natin. Yan. Yan, so bubunutin lang natin to siya, mga boss, no. Yan, so bubunutin lang natin to siya, mga boss. At doon natin to siya i-connecta sa accessory wire. Yan. So yan siya, mga boss. Binunot na natin. So i-try natin isalampak ulit tong socket na to. Yan. So nabunot na natin tong kulay brown. Yan, na kulay brown, mga boss. So tingnan natin
start ulit natin yung motor kung mag-ilaw pa ba itong backlight natin ng speedometer. Yan siya mga boss, hindi na siya nag-ilaw. Yan. Hindi na siya nag-ilaw mga boss. So, ganun lang kadali maghanap ng ganun lang kadali paghanapin tong patayin muna natin to. Medyo maingay. So, ganyan lang kadali maghanap ng ganyan lang kadali hanapin tong positive wear ng backlight natin mga boss, no? So, ito. So, para makita nyo mga boss, para mahanap nyo. So, tingnan nyo lang kung anong kulay dito sa positive wire ng backlight natin. So far, dalawa lang yung wire niya. Yung green at ito, kulay brown. So, kadalasan, usually, pag mga kulay green is negative, automatic negative na yun. So, dito, kulay brown siya. So, ito na yung positive wire niya. So, yan. Galing to sa stator mga boss, sa light coil. So mag ilaw lang yung backlight ng speedometer natin pag naka-under na yung makina. So yan, ito siya mga boss. So binunot ko siya mga boss, no? At doon natin to ikonekta sa positive wire. So depende na sa inyo mga boss kung putulin ninyo. Kasi dito sa akin binunot ko lang. So, wag na natin siyang putulin kasi pag pinutol natin ito siya mga boss, so mahirap tayo magdugtong ulit. So, kung may balak tayo, gawin na natin siyang ibalik natin siya sa normal, yung sa galing sa stator. So, ang hirap maghanap ng ganitong socket, ganitong terminal. Yan. So, doon lang natin to siya i-connecta sa positive wire ng motor natin mga boss, no? Yung positive, yung wire na magkaroon lang ng power pag nag-on na yung ignition switch natin mga boss sa motor natin. So, kung palagi kayong nanonood sa mga video ko mga boss, no? Marami naman akong tutorial nito kung paano natin malaman ang positive wire ng accessory wire ng motor natin. So, ito siya mga boss. Ito yung galing sa ignition switch natin. So, naglagay lang ako ng extra wire galing sa accessory wire mga boss. Ito siya mga boss. Itong wire na to. So, magkaroon lang to ng power pag nag-on na yung motor natin. Kahit hindi na natin ipa-start yung motor, so may power na siya agad kasi galing to sa baterya. Yan. So, i-connecta lang natin tong kulay brown. So, pag on ang motor natin mga boss, pag on ang ignition switch ng motor natin, so automatic na mag-on na yung backlight ng speedometer natin. Ito, automatic na siya mag-on. So, siyempre, pag on ang motor natin mga boss, so mag-ilaw na tong backlight ng motor natin. Kasi nga, battery operated na siya. So, depende na sa inyo mga boss kung lagyan nyo ba ng switch or hindi. So, dito, hindi ko na siya lagyan ng switch. Yan. So, i-connecta na natin to mga boss sa dito. Ito yung accessory wire. Connecta lang natin siya dito. So, ipakita ko lang sa inyo kung ito ba yung accessory wire. So, i-on natin tong motor. Kahit hindi na natin paandarin yung motor. Yan, naka-on na. Then, to sokin lang natin dito. Ito ba yun? Yan. So, nag-ilaw yung tislet natin. So, ito na siya mga boss. I-off natin yung motor. Yan, off siya. So, dito natin to i-connecta. Yan, i-connecta lang natin. Yan siya mga boss. So, dinugtungan ko lang siya ng wire kasi medyo maiksi lang yung wire. So, i-tap lang natin siya dito. Yan. So, i-on natin yung motor mga boss kung mag-ilaw na ba yung backlight ng speedometer natin. Yan. So, i-tap ko lang. Yan. So, ito yung bulb ng backlight natin. So, pag i-tap ko na siya dito,
Yan, so nag-ona. Kasi naka-ona din yung ignition switch ng motor natin. Yan. So, dito lang natin siya itap, mga boss. Yan. So, huwag kalimutan lagyan ng electrical tape ulit. Siya mga boss. Ayan, atap na natin. So, ganyan lang kadali mga boss, no? So, yung positive wire ng galing sa backlight ng speedometer natin. Ayan. So, galing siya dito sa socket na to. And then, hinugot lang natin siya. Binunot lang natin siya. And then, kinonekta natin siya sa accessory wire para maging battery operated na siya. So, yan siya mga boss, no? So, yan. I-on lang natin yung motor. Yan, so nag-on na siya. Yan. So, pwede na natin to siyang balik siya dito ulit. Yan. So, yan na siya mga boss. So, nag-ilaw na yung speedometer natin. Pag-iwan na natin tong ignition switch ng motor natin. Yan. So, pwede na natin to ibalik yung cowling natin. So, kompleto na yung wiring natin mga boss. So, hanggang dito lang tayo mga boss, no? So, kung may comment lang kayo mga boss, comment lang sa comment section and don't forget to subscribe this video mga boss, no? And don't forget to click the bell button para ma-update kayo pag may bago tayong upload na video. So, salamat mga boss. Thank you and ride safe.